Yan, mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, masantos siya agaw. It's Katayin Amin, na imbag nga aldaw, kakabsat gagayem. Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta po yung mga minamahal po natin na mga viewers, mga subscribers po natin, mga minamahal po natin, mga sponsors. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, araw po ng Linggo. Ito, mga kalingap, muli kong binalikan yung pamilya na kung saan yung kanilang bahay ay talagang sirang-sira na po ito. Ito po yung pamilya na halos hindi na talaga mapakinabangan o hindi na matawag na bahay yung kanilang tinutuluyan. Kasi ito po, mga kalingap, ay una po, bukod sa sira-sira na, butas-butas na yung dingding, pati yung bubong. Kaya nagpunta tayo dito, mga kalingap, kasi may nagpaabot ng tulong. Yan po. Yan. May nag-sponsor. Isa sa mga mababait po natin na mga sponsor, kaibigan. Yan, nagpadala po sila para matulungan po natin yung pamilyang ito. Kaya kahit Linggo ay lumabas po tayo para makapaghatid po tayo ng tulong at pag-asa sa ating mga kababayan. Yan, samahan po ninyo ako, mga kalingap, para makita po natin yung kanilang sitwasyon, lalo na yung mga bago po sa ating YouTube channel, para makita po ninyo yung sitwasyon ng bago natin na tinutulungan. Samahan po ninyo ako kasi medyo papasok po yung kanilang bahay. At alam ko naman na talagang deserve po nila. Deserve po nilang makatanggap ng tulong. Kaya ayun, huwag na po natin masyadong pahabain. Puntahan na natin, mga kalingap. Tara po. Yan, mga kalingap. Ito po yung dala natin na dalawang sako na bigas. Tsaka grocery. Yan, mga kalingap po. Wala yung kanilang tatay dito. Tay, no? Wala. Bali, ako na lang yung... Ako na lang po yung mabuhat, tay. Kasi kayo, hindi pwede. Kaya ako na lang po yung mabuhat. Talagang hindi talaga. Kaya... Ano, tay, mapunta ka po doon? Sa loob o hindi po? Mapunta. Ay, sige. Ituro mo sa akin yung dakan. Baka maligaw ako. Sa ibang bahay ko, ano, maibigay. Ito, mga kalinga po. Saan daw kaya tayo bang dadaan dyan? Ayan, mga kalinga po. Maputik. Opo. Mga kalingap, kung po tayo kahit maputik, importante mahatid po natin itong tulong sa kanila. Opo. Tsaka kung din tayo, darating yung araw na magkakaroon din ako ng kasama. Yan, mga kalingap po, umuulan pa. Magkakaroon din po tayo ng kasama, mga kalingap, pagdating ng araw, para hindi po tayo solo na ano, solong naglilingap. Opo. Yung mga ibang grupo tayo, marami po sila. Ako lang po yung mag-isa. Opo, sa lahat ng naglilingap ata dyan ay ako lang yung walang kasama. Pero kunyan tayo, darating ang araw ay magkakaroon din po ako ng kasama sa pagmimisyon. Kasi medyo mahirap din pag mag-isa lang. Kaya dapat may ano din, may partner. Grabe itong ulan na to. Uulan pa. Uulanin pa tayo. Si tatay, baka magkasakit ka po. Kaya pa. Kaya pa? Tatay, baka magkasakit eh. Nandi ka bang niya? Ala, atong daan dito, matindi din. Hindi basta-basta. Yung daan natin. Grabe yung daan, oh. Ah! Yan, buti na lang hindi lumakas. Okay, magpaulan, mga bata.
Huwag kayo magpapaulan. Ito, yung mga, ito pa oh, mga kaligip yung mga bata oh. Ah, ito pala yung bahay ni tatay din, oh. Saan ko ilagay tayo? Sa may papag o sa may ano? Papag na lang. Ito mga kalingap, lagyan natin dito. Ayan, dito natin ilagay mga kalingap. Kasi kung po yan, dalawa yan. Dito yung si... Ito yung babae din ito, no? Lalaki. Ay, lalaki. Oo, si Rico yan. Mag-bless kayo kay Kuya Sam, no? Oh. Yan. Tapos ito yung isa na ano? Ito yung isang babae din. Amin, amin na. Mag-amin kay Kuya Sam. Yan. Asan yung atin yun? Nandito po sa bahay. Naglilinis. Mga kalibisitahin po natin. Kaso umuulan. Pako natin kaunti. Patilahin natin tapos bisitahin natin sila. Kung may aso sila dito malin. Ano, ang ganda oh. Tuta. May tuta. Sa bahay may tuta din, puro puti. Grabe umaambun. A few moments later. Yan mga kalingap, na ibaba na po natin yung isang bigas. Tapos yung grocery. Hindi ko pa pala na ipakita, mamaya ipakita ko mga kalingap yung andun sa loob. Kasi bumili po tayo ng ano, nagbili tayo ng malaking Bear Brand tsaka Milo. Tapos ang kilong asukal, tapos may kape. At mayroon din doong ano, tawag dito mga kalingap yung mga noodles. Yan. Ito mga kalingap, muli po na ating binisita itong bahay nila kasi may gustong tumulong po dito. May gustong tumulong para mapaayos yung kanilang bahay. Mga kalingap po, andito pala yung isa nilang anak oh. Naglilinis. Ah, andito pala ito. Magandang hapon. Si Kon ito, ang pangalan nito? Ah, si Narbijin. Dito mga kalingap, naglilinis. Kasi sabi ni tatay, wala yung kanilang magulang dito. Ito po yung kanilang bahay mga kalingap po. Kasi may gustong tumulong po dito para makuan po ito. Mapaayos. Kaya binisita po natin kuan ito. Pag yero, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Alanganin ang ano. Alanganin ang kuan dito, lima. Tapos... Yung kuan, yung gunting. Tapos siya mahina. Ang gunting. Yan, tapos yung kuan mga kalingap, hollow blocks. Kuan din pala ito, malaki-laki din pala ito. Yan mga kalingap, tignan din po natin itong sa kanilang lumang bahay. Wala kasi yung bro ko dito kaya hindi natin makausap. Wala po yung manugang po, yung anak ko yung wala. Naglabas po, anak ko po yun. Sino pong anak niyo doon, Nay? Yung babae. Ah, anak niyo yung babae? Opo. Tapos yung lalaki kay, ano, kay tatay, no? Oo. Saan po kayo nakatira dito, Nay? Dito nga po, ay sabi ko nga, magpapagawa rin ako ng isang maliit sa bahay-bahay. Mahingi rin ako ng tulong sa kay Kuya Bay. Kuya tulong naman. Hindi naman yata akong pabahayan ni Kuya Bal kasi maliit. Hindi naman kayo humingi kay Kuya Bal po. Ito mga kalingap po, parang uulan na malakas. Uulan po. Uulan talaga po. Ito mga kalingap, muli po natin itong binalikan yung kanilang bahay dito na sira-sira. Pinuntahan ni Kuya Bal yung kanilang pagkanoon. Wala na yung ina ko. Kaya po yun na pagkakuro ng asa ni Kuya Bal. Grabe mga kalinga po, umuulan na ng ano, malakas. May kundi pala dito, may nagpe-permi. Siguro dito sila nagluluto. Magandang hapon. Ito ata si ano no, si Desiree ba? Opo. Ah, si Desiree. Kamusta naman si Desiree? Mukhang busy ka dito ah. Sino kasama mo dito, Neng? Si Lola po, tapos mga kapatid ko.
So sila mama naman po nag-alis po ng labas. Parang nagawa kayo ng walis. Okay. Ang ginagamit nyo dito yan. Okay. Grabe mga kalinga po, naglakas yung ulan. Dito banda ay hindi po ano, hindi ka mababasa kasi kunik po ito. Parang tawag dito anahaw. Anahaw po ito, pero dyan o. Grabe mga kalinga po. Tumutulo na. Dito natin mga kalinga, subukan natin ditong pumasok para makita po natin yung tulo. Ay grabe, ang dami nyo siniksik na pala ditong ano. Mga kalinga po, dami nilang siniksik na plastic. Meron silang sinahod. Tapos lakas ng ulan. Diyan tayo na sa ano. Grabe, ulan na malakas. Ayan mga kalingap, sa wakas nagtila na rin yung ano, yung ulan. Malakas po yung ulan, kaso ano, saglit lang. Ang naabutan ko dito si Desiree lang, naglilinis. Kasi dito po sila nagluluto araw-araw. Dito kayo nagluluto, Desiree, no? Araw-araw. Si Papa mo, saan nagpunta? Naggagawa po at anong tinapay kasama po sa nanay. Si, di ba si mama mo nagtatrabaho sa ano? Sa daet po, sa daet. Apo. Linggo, wala siyang trabaho? Hindi po. Nagsaglit po siya dito kahapon kasi po, yung kapatid ko po lalaki, sumunod po doon sa babae is, nagkasakit po. Nahirapan daw po siya maghinga. Ay, 7 months lang po yung pinanganak. May asthma pa po. Ganun. Yung bunso niyo, kasama ngayon? Hindi po yung bunso, sumunod po dun sa yung panganay po dun sa baka kapatid kong babae. Baka yung nakita ko dun kanina. Opo, si Generic. Ito pala si ito, kaano anong to, lola mo ito, no? Opo. Bali nanay ni ano, ni mama mo. Opo. Kasi gusto ko sana makausap si papa niyo din kasi tulad na nabanggit ko may gustong tumulong para mapatapos yung bahay niyo doon. Opo. At hindi kayo mahirapan kasi grabe, ang daming kunsi, ang daming naawa sa inyo kasi dito kayo nakatira dati, di ba? Ilang buwan na kayo diyan na ano, na hindi ilang buwan na kayo hindi tumitira dito? 3 months po. 3 months na kayo hindi natutulog dito? Opo. Sa ngayon, doon kayo nakikitulog kay lolong bahay po. Kay lolo nyo, yung kanina yung napuntahan ko doon, yung may tinabaw? Opo. Kasya naman kayo doon lahat? Kasya naman po. Tapos si Papa doon lang po sa baba. Tapos yung mga kapatid mo? Sa taas po na kanyang mga kapatid. Tapos sila. Kasi para sa akin ito. Sobrang hirap yung sitwasyon nyo dito. Kasi iba talaga yung may sarili kayong bahay. Mm-mm. Kasi unang-una, magawa nyo yung gusto nyo. Tapos, siyempre pag sariling bahay, ano mo siya? Wawalisan. Opo. Lilinisan. Kaya dito may nag-comment, may nagsabi na ba't sobrang dumi daw ito. Ano yung dahilan ba't hindi nyo nililinisan itong ano, itong parang lumang bahay nyo? Kasi napansin nila na masyado daw marumi ito. Kasi po, ang binabalak po namin. So, aalis man na din po kami dito. Pag naayos po yung balak po namin talaga dito. Pag nakaalis na po kami dito, kaya hindi na po namin ito nililinisan. Is, pag nakaalis po kami dito at naayos po yung bahay namin, dilipat na po kami doon. At doon po ang pupukosan namin. Kasi kanina naabutan ko yung kapatid mo, ang paano si Narby po. Si Narby, nakita ko doon naglilinis, naggagamas. Oo nga po. Na kasi nga po sabi ni Papa, alisin daw po yung palapa at saka yung mga bunot-bunot doon po. Sabing ganun, sabi ko po, sige po, pa nag ganun po kami. Tapos yung pag ano po namin,
is sabi nung kapatid ko na dumating daw po kayo. Mm-hmm. Kaya po nag ano po siya doon. Mm-hmm. Nag-inasikaso niya po yung auto sa kanyang papa. Mm-hmm. Kasi ito kasi isa kayo sa napili ng sponsor ko na tulungan mapaayos yung bahay, kasi isang vlog ko lang diyan. Isang vlog ko lang nakita nila itong sitwasyon niyo. May nagpaabot ng tulong para maayos yan. Ikaw, Desiree, pinag-pray mo din na ano, may tumulong sa inyo? Opo. Tagal na po. Ah, matagal na? Opo. Hindi pa ako nagpunta dito, pinag-pray mo na? Opo, sana po. Nung ano pa po ako, grade 6 pa po. Grade 6 ka, pinag-pray mo na? Na sana po may tumulong po sana na ayos itong bahay. Kaya yun po. Kaya sabi nung kapatid ko naman po, ganun din po yung sabi niya sa akin, sana nga ate meron. Para maka-ano-ano tayo, makaayos-ayos na tayo sa halaman. Para si Papa, hindi lang po mag-aayos-ayos ng bahay. Mm-hmm. Para makapokus si Papa sa trabaho. Ganun po yung sabi ni Papa. Mm-hmm. Ngayon, yung matagal nyo ng pinagdarasal na magkakapatid, mag-ama, ay ito na, tinupad na. Opo. Baka pwede natin siguro makausap din yung mga ibang kapatid mo para maalam din natin yung kanilang saloobin, kasi ito makakaroon na kayo ng panibagong pag-asa, saka ito may bahay na na itutulong sa inyo. Pwede sila sigun tawagin, no? Ano siya tawagin? Pwedeng sigawan, no? Lapit lang. Day! Yan, para kausapin natin sila, mga kalingap. Kasi meron na kasi nga, no, tutulong sa kanila na mapaayos yung kanilang bahay. Para kundin natin, maalam din po natin yung kanilang saloobin. Kung masaya ba sila o malungkot. Ito pala, mga kalingap, ay ko na ito. Kaya hindi nila nililinisan ito, kasi ko na po ito. Tatlong buwan na hindi nila tinitirhan. Pero bahay pa nila ito, kasi ano, dito po sila nagluluto araw-araw. Kasi pansin ko dun kay lolo mo, wala pang ano dun, no? Wala pang kusina. Kaya dito po sila nagluluto. Andito yung kanilang ano, yung kanilang lutuan. Tapos andito yung kanilang mga gamit. Damit, mga kalingap, andito. Andito pa yung mga kanilang damit. Yan po. Diyan pa sila nagkukuha ng damit. Diyan kanilang mga gamit pa, sapatos. Ito pala yung isang dahilan na ano, 3 months na pala ito na inabandon nila. Wala silang sariling bahay ngayon. Yun po yung katotohanan. Wala silang sariling bahay, tulog lang po sila sa kanilang lolo. Ayun, mga kalingap. Dito na po yung ano, 3 magkakapatid. Yan, nabanggit ko na sa ate nyo. Kaya diba ate nyo si ano, panganay si Desiree. Magkakaroon na kayo ng maayos na bahay. Kasi may nagpaabot ng tulong. Yan, natanong ko na rin kay Desiree na kung ito ay matagal na niyang ano pala pinagdarasal na magkaroon ng ano, karoon kayo ng kumbaga magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng isang tao na gamitin ng Panginoon para magkaroon kayo ng bahay. Si ito, pala nito, Narby. Si Narby, kun din ito, pinag-pray mo din ito. Kailan? Pero nga lang po, imagine ka. Ah, imagine mo lang. Kailan ito? Matagal na din po. Grade 6 po ako, grade 7. Ah, grade 6. Bata pa po kasi kami na nangarap po kami na sana magkaroon po kami bahay na maayos-ayos. Ganun po. Kasi itong parang binigay ni lolo nyo ay hindi na ganun kaganda nung binigay sa inyo ito. Nagigiba na po. Na siya talaga, nagigiba na rin. Opo. Nung binigay ni lolo nyo ito, ilang taon na kayo ulit nito nung binigay ito? Mga 6 po yata. Ikaw ay 6 na taon noon, si Narby? Hindi. Ay, ano? 12? Ganun. Oo, 12. 13 ang ko, tapos ito ay 9. Ah, 9. Ilang taon na kayo dito na ano, na nakatira sa bahay ni lolo? 2 years na ata po. Ah, 2 years na kayo dito? Opo. Pero matagal na din po, kasi po sila lolo, bago po na sa amin to binigay, sila dito Andoy muna po dito nagtira, tapos kami yung nagpalit po. Pangatlo kayo? Opo. Eh, tapos na ikwento ni ano, ni Desiree na ano pala ito, 3 months na hindi na kayo natutulog dito. Opo. Sa ngayon, may sarili kayong bahay na tinutulugan. Wala po, kay lolo din po yun ang ginagawa. Kumbaga nakikitulog lang kayo. Apo. Sa bahay ni lolo nyo. Gano'ng kahirap na walang sariling bahay? Mahirap po kasi po, ano po,
wala ka pong maano magawa na kung magano po magluto po doon sa mismo sarili mong bahay o ano sa hindi mo bahay, hindi ka po makaluto kasi po hindi pa naman po gaano ayos. Kaya dito naman ako. Kay Erica. Para sa iyo Erica, gaano kahalaga ang ang bahay? Magkakaroon kayo ng bahay. Kulit up. Magkaroon ka ba? Gaano kahalaga na mayroon kayong sariling bahay? Magaan po sa pakiramdam. Bakit magaan sa pakiramdam? Kasi po yung bahay mo, dun ka na po na katira. Sarili mo na siya talaga. Pag nagkaroon kayo ng bagong bahay, ano yung pwede niyong maipangako sa sa tumulong sa inyo? Ikaw, Erica, ano yung pwede mong ipangako doon sa nagtulong sa inyo? Ano yung gagawin mo doon sa bahay niyo? Sarili mo na yun, ha? Sarili niyo na. Salita ka. Erica? Pag sariling bahay, ano yung dapat na gawin? Maglilinis po. Linisan, tapos? Tutulong po sa gawain ng bahay. Kung nyo, yung ibibigay sa inyong bahay ng sponsor ay unang-una, pangalagaan nyo, ingatan, tapos siyempre linisan nyo kasi sariling bahay nyo na yan. Tapos hindi na rin kayo mahihiya na mag-imbita ng bisita kasi tulad nito, hindi naman kayo pwedeng mag-imbita ng bisita kasi wala naman kayong sariling bahay. Oo nga po. Pero kahit na po noon po may sarili po kami bahay, di talaga po kami nakakaan ng bisita kasi po mahihiyain po talaga kami. Ganun po. Tapos na yung una na ikwento niyo sa akin yung yung mga pangarap ninyo. Ang daming na daming natuwa dun sa mga pangarap niyo kasi totoo naman hindi naman masama ang mangarap, di ba? Opo. Ang taong may pangarap, may asenso sa buhay 'yan. Kuya ko nga po, ayaw daw niyang magsanggali ko. Kuya mo? Ibig ba't may kuya pa, may panganay pa kayo? Ni Mama Sao. Anak niya sa una. Nabanggit po sa inyo ni Papa noong mga nakaraan. Anak sa una. Ilan yung anak ni Mamong sa una? Isa lang. Tapos po, si Papa may anak din po sa una. Isa din. Ibig sabihin, bago sila nagkakilala ni Mama mo, may anak na po silang. May anak na silang pareho. Opo. Tapos ngayon, ilan kayo na ulit? Pito? Opo, pito kami. Pito. Tapos pangwalo po si ate. yung sa panganay naman dito, hipapa nyo, no? Opo. Okay naman, masaya naman yung maraming membro ng pamilya. Oo nga po. Nagkakatuwa. Masaya na May minsan siguro medyo malungkot din. Opo. Ano yung malungkot sa pag gano'n na medyo marami kayo? Kapag mag-away-away po, malungkot po talaga. Tapos? Kasi wala na pong saya. Tapos siguro yung iba wala nang... Wala na po, hindi na po sila nakakapag-focus na maging happy. Si Ate Jess nga po, hindi po yun. Wala pong araw na nabubuisip. Bakit daw? Kasi po yung dalawa niyang anak, pasaway pareho. Tapos ugutan pa. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi nag-iikot-ikot ako dito. Nakita ko yung unang-una si Lola mo sa tindahan. Apo. Nagtanong ako kung may pwedeng tabangan dito. Sabi niya, yung anak ko kung pwede, sabi niya. Sabi ko, tatitignan natin yung sitwasyon nila. Nung pagpunta ko dito, sabi ko, ito ba yung dati nilang bahay? Sabi ni Lolo mo, ito daw. Yung kita ko ito, nalungkot din ako. Kasi grabe grabe yung... Kung 3 months nyo na itong inabandon na, ibig sabihin, parang halos ganito lang yung itsura nito. Opo. Desiree, halos ganito lang yung itsura nito dati. Dati po. Hindi pa naman po. Buo pa naman po. May kusina pa naman. May kusina pa naman dito? Dati. Dati po. Kaso nga po, nung nagbutas-butas ng bubong, nagbagyo po kasi. Tapos yun, nagiba po. Nagiba? Hindi na inayos? Hindi na po, kasi po nabali po yung sanga. May nabali dito? Opo. Kaya nasira ito? Sayang, hindi ko naabutan si Papa nyo para malaman niya rin yung magandang... Kristo. Magandang balita na ito. Magkaroon na kayo ng... Sabi daw po ni Papa, matrabaho daw po siya magagawa ng tinapay. Minsan nga po nang magahan na si Papa mag-uwi. Oo nga po, naawa din po kami kay Papa. Bakit? Tapos, kasi po maaga na po siya maumuwi po kasi nagagawa po nga siya ng tinapay na umagahan po siya doon. So, naaawa po kami kasi
ganun po yun. Tapos puyat po siya. Tapos pag wala po kami yung tubig, na siya pa rin po yung nagsasalo. Nung nagpunta ako dito, ano yung parang napansin nyo kay Papa nyo nung nai-vlog ko kayo? Ano yung napansin nyo kay Papa nyo? Parang po siyang naiiyak. Para siyang? Naiiyak po. Bakit daw? Kasi po, meron po matagal na po kasi ni Papa na pangarap na magkamara po kami bagong bahay. Opo. Para daw po, hindi na daw po kami tutuluan. Parang nabuhayan siya ng loob? Opo. Nung nagpunta ako dito. Ako nga din naiiyak. Ba't ka naiiyak? Ano lang po. Kasi po naalala ko yung mga ano ko po dati. Mga? Naranasan ko po sa bahay na to. Marami ba kayong naging ano dito? Kumbaga masama, ay masaya yung pangit na kondis sa bahay na ito? Wala naman po. Kumbaga naalala mo lang ito na ano, parang hindi ganun kaganda yung bahay nyo. Kasi tulad nito, binigay lang sa inyo. Siyempre, kayo din lumalaki kayo. Siyempre, sino naman ang ayaw mangarap na magkaroon ng sariling bahay na maayos-ayos, di ba? Opo. Naiyak ka ano kapag naalala mo yung dati nung dito pa kayo? Opo. Ano, tumutulo ba? Anong... Opo, matutulog ka na lang po. Tutulog ka pa ng tubig. Ano yung ginagawa nyo? Nalagyan na lang po namin ng salad. Sinasahodan na lang. Sinasahodan. At yung kay Papa po, yung reaction ni Papa, para po sila pang naiiyak sa kwento niya po sa inyo. Tapos nung pag-alis niya po, naiiyak po talaga po. Tapos nakita ko po mayroon pong matamis na ngiti sa kanyang ano, mga labi po. Yun lang po yung nakita namin kay Papa. Pabihira po namin yung makita nakatawa po kasi si Papa. Ibig sabihin, nung nagpunta ako dito, kasi ka-brother ko yun. Apo. Kumbaga, mayroon kaming parang kapatiran din, brotherhood. Apo. Kasi ang layunin ng grupo namin ay tumulong din. Tumulong sa mga mahihirap. Apo. Naikwento din ni Papa mo siguro yun sa inyo. Tumutulong kami sa mga kapuspalag. Dating akong kinikwento ni Papa yung mga buhay niya po noon. Nung bata po siya. Malayo daw po pinapasukan niya ng eskwela. Lakad lang daw po. Yan, tsaka natuwa din ako dun sa binanggit ni Desiree na ano, ang tagal niya daw na hindi nakikitang parang naging masaya si Papa mo. Opo. Alam ko nabuhayan siya siguro ng ano na nung nagpunta ako dito. Opo. Ganun po talaga, para pong nagaan po yung pakiramdam niya. Ako nga po noon, first time ko po yata magsama ng kay Papa, mga 5 years old. Nag-o-class po kami naman. Tinamaan po siya sa hita. Tapos natatawa po ako, di ko alam. Tapos sabi ko, ba't ako natatawa? Imbis tulungan ko si Papa. Pero nung unang dalaw ko sa inyo, ano yung pumasok din sa isip nyo nung nagpunta ako dito? Pasalamat po kay Papa Jesus kasi may matulong na po sa amin. Matagal-tagal na din po kasi kami talaga naghahangad na may tumulong. Opo. Imagine na lang po namin noon, ay may mapunta dito ang vlogger sa amin. Kasi nakakapanood din kayo siguro sa cellphone. Matagal na po. May mga tinutulungan. Opo. Magkaroon ng sariling bahay. E ngayon, isa na kayo sa ano? Sa lahat ng natulungan. Tsaka ano, sana pangalagaan nyo yung ano, yung bahay na ibibigay nila. Yun lang yung pwede nyong ano, maibalik sa kanila. Ipag-pray nyo yung mga sponsor na ano. Ayan. Ano yung masasabi nyo sa sponsor? Bali, dalawang sponsor na nagtulong sa inyo. Yung isa pa, ano, Bicolana din. From Kamsor. Si Manay. From US. Tsaka yung isa, ayaw nyo magpabanggit. Ano yung masasabi nyo sa dalawang sponsor na tumulong? Salamat po sa mga tulong po nilang binigay. Pangako po namin na alagaan namin yung bahay namin. Si Desiree. Nagpapasalamat po kami dahil natulungan nila po kami dahil sa pangarap lang po kami nangangarap. Ngayon, magkakatotoo na. Si Erica. Nagpasalamat po kasi kami pa. Kasi po may maganda na po kami matutulugan. Pag wala kayong ginagawa, kasi ito kasi saktuhan lang yung budget nito. Pag wala kayong ginagawa siguro, pwede nyo naman tulungan si Papa nyo. Kasi highway naman yun. Pwede nyo naman siguro tulungan si Papa kahit mag-abot-abot lang ng ano, ng hollow blocks. Maga naman yung hollow blocks. Okay na naman po. Pag yun. Ano po, kasi po ano po kami, hindi na po kami napasok ng biyernes. Kasi hindi ko po talaga like magpasok ng biyernes.
Tapos nabanggit ni Papa mo noon si Desiree daw ay nag ano marunong ka palang mag ano magpalaw. Opo. Nagpapalaw ka? Opo. Tinuruan po kasi ako ni Papa kasi sabi nga po sa akin ni Papa parang ako na lang daw po yung panganay niyang anak na lalaki, ganun po kasi po tinutulungan ko po sila pa magpalaw tapos nahakot pa po ako ng nyug. Yun po para po kung sa ano po namin is maibalik lang namin po yung pag-alaga ni Papa sa amin, makabawi lang. Ganun po, naalala ko lang nun yung mga ginagawa. Kasi alam ko kung pagod na si Papa, isang Vitarix na yung kinaya ko yun. Pati ikaw din nagtutulong din sa... Opo, naghahakot po ako ng mga isang sako po, tipipilit ko lang pumabuhat. Isang sako binubuhat mo? Grabe lang, ilang kilo yun? Ganun po kayo, magkakapatid. Yung bimig po malaki, yun po yung ginagamit. Bimig na malaki binubuhat mo yun? Kaya mo yun na, parang ako po, hindi ko kayang buhatin yun. Kasi naman po, yung iba naman po kasi, maliit. Trabahong lalaki na? Opo. Ganun nga po yun. Halos po pareho na kami natin marunong magbalat ng nyug. Opo. Tapos nag-uklas po kami pag wala kaming pang-ulam na wala si Papa. Grabe. Para po ba yung gawain ng lalaki, ginagawa na rin po namin. Sana naman po sa mag-asa. Sana pag medyo gumanda yung panahon, sana makita rin namin yung ano yung talagang ginagawa nyo dito. Tulad nung pagpapalaw, tapos yung paghahakot para makita namin yung kinikwento nyo na ano. Baka pati pagsisibak ng kawin, nagsisibak ka, hindi naman. Opo, maliit lang naman po. Si Erica, ano yung ginagawa ni Erica naman? Naghahakot ka din ng nyog? Opo, kaso nga po, para po yung may stroke kapag nagbuhat ng nyog. Bakit daw? Dalawa-tatlo lang po, sabi niya mag-ibat eh. Bakit daw? Hindi ko po kasi kaya yung 15-20. Akala ko kung ate mga 40-50 kaya. Akala ko kunti lang binubuhat mo kasi ako yung ano, ako yung maganda kamo siya. Hindi naman. Nandito na si tatay o. Huwag ka nga magpaulantay kasi ano, mahirap magkasakit. Talagang totoo yan. Sabi, mahirap magkasakit. Opo, buti na lang, andyan si lolo nyo. Yan, isa yan sa nagturo sa akin dito sa inyo. Isa ngayon tay. Ano yung masasabi mo tay, matutulungan na yung mga apo mo, anak mo? Ay, salamat, parin siya. Salamat na maray. Dahil matatabangan din sila. Yung tumulong sa kanila tay, ano to, Bicolana. Bicolana. From Kamsur, kuna po siya, 70, ay, ilang taong ka na tay? 75 na pa, 75. Ano siya, 77. Nagtatrabaho pa po ito. Trabaho sa Amerika. Isa sila sa napili niya na tabangan. Kung sa ano, parang ano, kasi Bicolana rin yun eh. Oo. Kaya nagpapasalamat din ako kay Manay from US. Nasa, hanggang ngayon na? Andun pa rin hanggang ngayon. Isa sila sa ano, napili niya. Ang dami niya rin na tinutulungan. Kaya mapalad yung ano, mapalad itong mga apo mo. Na isa sila sa ano, mapaayos yung kanilang bahay. Sana makausap din natin tayo si ano, si Bro Rico. Si papayag naman siya doon sa harap. Ayo, papayag yun. Kasi iniisip ko din yung mga dalaga. Ito, magdadalaga. Mga dalaga na mga ito. Hindi, ayo, hindi na yung mga bata. Ang isang purpose ko dito, tay, kahit maganda yung sinabi mong harap, kasi mga babae ito, darating yung araw, magtatrabaho yung papa nila sa malayo, nasa gilid lang sila ng kalsada. Kung may mag-iisip man ng masama, hindi na nila maitutuloy kasi sa kalsada. Hindi tulad dito. Pag alam nilang puro dalagaan dyan, hindi natin alam ang panahon, di ba? Talagang totoo yan. Kung may nagpunta dyan, yung mga babae yan. Kahit na nga doon sa bahay ko, hindi ko kata siguro, na inis nyo dyan papakialaman. Kaya sabi ko, ay mahirap na, lalo na kung walang kasamahan na matanda, lalaki. Yan ang sabi ko. Kaya sabi ko na sa kanila, kapag kamatulog na kayo, ay isaradong maigang mga buwan. Well, man lang yan, mag-aaral na kayo, may tao. Pagpwersahin. Oo, kasi yung kita ko yung bahay mo tayo, pagpwersahin mo yun, magigising ka na. Ayun, magigising. Maganda rin yung pagkapanday dun sa bahay mo. Kasi yung nagpanday dun, tay? Ako lang ang nagpanday. Ikaw, kaya mo pa palang magpanday. Mag-isa lang ako dun, naggawa. Kaya ako, mahina na nga ako. Kaya sinasabi ko din sa mga apo mo na pag wala silang ginagawa,
kahit maghakot lang ng hollow blocks, ilapit nila kay papa nila. Ayun mo, oo. Para makabawas so, naman sa na gagawin sa, niya. Doon sa kabila ng kalsada, magagawa, magtatayo. Ay, mas maganda doon. Kisa dyan, aakit pa sila. Opo, mapuputi ka na kung may sapato sila. Ay doon, pagbabain sa kalsada, may sasakyan ha. Magkakasakyan sila. Salamat tayo ah. Doon na rin, uwi na rin ako. Sige, salamat ah. Salamat kay Erica, kay Marvijin, tsaka kay Desiri. Yan. Muli ako nakadalaw dito sa inyo. Yan, ikuan ah, ipagpre pa natin na may tumulong pa. Tumulong pa kasi alam ko unang-una wala kayong gamit. Gamit sa ano? Kasi yung drawer nyo dyan sira-sira na. Sana may tumulong pa sa atin. Yun din ang isa na pinagpipre ko. Para pag yung bahay nyo ay napanday na ni Papa nyo, kahit makabili kami ng electric pan o ano, ng cabinet. Apo. Para mayroon kayo lagay ng gamit. No? Sige, salamat. Sige. Yan mga kalingap, muli, nagpapasalamat po ako doon sa tumulong. Yung dalawang sponsor po natin para mapaayos po yung bahay nila. Yan, maraming maraming salamat. Yan mga kalingap, ito po yung ano, yung grocery. Yan. Hindi nagpabili si Manay pero sinali ko na. Kasi ito, importante ito tayo. Itong ano? Kape. Itong kape na to. Kape, anong kape yan? Kape puro. Tapos, sa mga bata ito. Ito na yung oh. Yan. Yan oh. Berbran. Tapos ito, kanina ito. Sa'yo neng, Milo. Itong asukal, kay nanay na. Sa'yo na tunay. Ito naman po ako dito sa kanila. Ah, andito. Ibig sabihin, matitikma mo din yan, Nay. Opo. Yan yung konting grocery na dinala po natin. Sa mga susunod na araw, madala ulit tayo. Pero importante dyan yung bigas. Kung po yan, dalawa po yan. Yung isa andun pa sa sakyan. Iiwanan ko na lang doon sa bahay mo tayo pa. Ano na lang kay Bro Rico kasi maulan. Yan. Maraming salamat kay Manay. Ayan mga kalingap at mga kasama, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa Mashley TV. Yan sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Paki-share po natin itong vlog natin para madami po tayong matulungan. Ayan, maraming salamat po sa mga mababait po natin na mga sponsor. Yan, maraming salamat kay Ate Nansilim, kay Ate Jovita Villesa Tejero, Ate Margie. Yan, kay Ate Lerma Tanaka, Ate Lorna Magday, Lina Barbosi, Corbin TV Vlog, sa ating mga anonymous sponsor, kay Manay from US. Ayan, maraming salamat po. Kay Ma'am Susan of Colorado, kay Dr. Dez Latono. Yan, kay Ma'am from Iloilo. Yan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Yan na, si Lord na po yung bahala na magbalik po sa inyong pamilya, siksik, liglig at umaapaw po na biyaya. Yan na, shoutout sa mga kababayan po natin na mga OFW. Yan, kay Ate Jovita Tejero, pagaling po kayo. Kay Manong Bungbong, pagaling ka Manong. Yan na, lagi po kayo mag-iingat. Yan, pauwi na po tayo mga kalingap. Ayan, medyo maulan dito sa lugar nila ni Bro Rico, yung tinutulungan po natin dito. Maulan ngayong araw ng Linggo.